WhatsApp mga kapapakarudod kalablab. Muli po, nandito na naman tayo, no? Ang ituturo ko ngayon sa inyo ay ano ba yung mga dapat nating dalhin? Ang dapat nating dinadala sa ating sasakyan para tayo ay eka nga eh, safety sa tinatawag na penalty, no? Safety ka na sa penalty, tapos once nag-breakdown o nasira pa yung sasakyan mo, ay may gagamitin ka, no? So ituro ko sa inyo, no, kung ano-ano ang mga ito. Baka sabihin mo tools, o tama, tools. Pero meron pong talagang ano, meron pong talagang mula sa umpisa na dapat nating dala-dala. At kung wala ka ng mga bagay na yan, yun nga, once masira ang kahalimbawa, napadaan ka ng ano, ng expressway at nasiraan ka, pag wala ka nun, matik na yun, matitipitan ka po, no? So turo ko sa inyo, no? Puntahan natin. Pero pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, no, mag-subscribe ka na, no? At pindutin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga video ang gagawin ko pa po, no? At saka paki-like din po and paki-share po sa iba, no? So tuturo ko na po sa inyo. Sa bilang isang driver, dapat dala-dala mo yung mga bagay na yan, no? Kasi pag hindi mo dala-dala, once na masiraan ka, sigurado pag hindi mo siya nailabas, pag nadaanan ka ng enforcer, sure na matitikitan ka. So to avoid na matikitan ka, kailangan dala mo yung mga bagay na yon maliban sa tools, no? So puntahan na natin, no? No? So nga, no, kailangan dala-dala mo yung mga bagay na ito, no? Kasi ang mababang penalty po niyan kapag wala ka niyan is 5,000, no? So kung hindi ka naman mayaman, ikaw ay nakikidrive lang din naman, no? So kailangan dala mo palagi ito. Huwag mong kakalimutan, no? So eto na, no? Ipapakita ko na sa inyo yung una, no? Kailangan dan. Eto. Kailangan may early warning device ka, no? Ano ba ang kahalagahan ng early warning device, guys, no? So sa hindi gaano nakakaalam ng early warning device, no? Ito po ang itsura niyan, yung parang triangle yan, no? So imumustra ko sa inyo, no? Kasi ito po yung kauna-unahang dapat mong ilalagay once na nag-breakdown ang iyong sasakyan. Pag wala ka po nito na mailagay agad, mati ka po, ticket ka, no? So kailangan po natin ito. Yan. Early warning device, yan, no? Yan siya. Yan. So triangle po yan, no? Yan. So yan, no? Yan ay ang una mo pong ilalagay. Yan. Once na masiraan ka para maiwas ka sa matikitan ka, no? Ilagay mo na po kaagad ito, no? So dalawa po yan, no? Ito. Yan. And ito rin po kasi, kaya kung natatandaan nyo, no, pag dumadaan kayo sa mga SLEX and LEX, bakit unang hinahanap ay ang early warning device, no? Kasi, no, kapag may early warning device ka, no, mawawarned mo yung mga kapwa mo, mga motorista na nasiraan ka, no? Kung bakit naandun ka sa tabi na yon, or else baka halimbawa hindi mo na ano yung sasakyan mo, hindi mo siya na ipark ng maayos, bakit nandun ka lang? So may early warning device ka, ibig sabihin breakdown ang sasakyan mo, ibig sabihin sira ang sasakyan mo, no? So ganun lang po. So kapag ka ganun, ay may reason out ka para hindi ka
nila tikitan, no? Nang kung sino mang enforcer yung magtitikit sa iyo dahil may early warning device ka, no? And the next is kailangan, 'yan, may meron kang jack, no? 'Yan. Siyempre, bakit? Eh paano kung yun nga, naplagan ka pala? Wala kang jack, no? So kasama po 'yan sa dapat mong dinadala. Yung nga ulitin ko, aside sa tools, dapat dala-dala mo yung bagay na iyan, no? Para pag ikaw ay nasiraan, naplatan, or whatsoever pa. No? Okay? No? I hope so na nakakatulong po yung aking mga tips sa inyo, no? Bilang isang driver, no? So, ano pa ang mga dapat nating dinadala? Okay, pakita ko pa po sa inyo, no? Okay, ito. So, ano pa? No? Tire range, no? Yan, tire range. Kailangan yan kasi, yun nga, pag naplatan ka, anong ipangaano mo sa gulong, no? Yan. Kung tawagin ay tire range, no? Para at least, kung sakaling maplatan ka man, ayun, no? Meron kang pang tanggal ng gulong. Okay? Yan. Siyempre, eto, hindi yan malilumawala. No? No? Yan, yan. Ito yung pambira, no? So, kailangan meron tayo nito, no? Yan, yan pong mga bagay na itinuturo ko sa inyo, guys, ay dyan na, maiiwasan na po natin na tayo ay matikitan kung sakaling tayo ay masisiran. At higit pa po sa lahat ay, yun nga, siyempre, pag tayo naplatan, may gagamitin tayo. No? So, ano pa? Ayan. So, ano pa? No? Eto. Yan. Diba? Kailangan yan doon sa tire range. No? Yan. Kailangan meron pa po nito. Yan. Ito. No? Para pang ano ng jack. No? Of course, syempre meron kang yan. Makineta or maniketa kung tawagin nila, no? So guys, kung yung mga mga tools na yan ay dala mo, primary tools po ang tawag diyan, ano? Primary, no? Kung dala-dala mo yan, makakaiwas ka po na matikitan kapag ikaw ay nasiraan po sa express way, no? May kakaiwas ka na magmulta o magpenalty ng 5,000, no? So I hope so po na nakakatulong po yung aking mga tips po sa inyo, no? So finally and the last, no? Guys, no? Ito dapat meron kayo nito, no? May dala ka ng ganun, wala ka namang mga ganitong mga ano, eh useless din, ticket ka pa rin, no? So dapat dala mo yung yan, set of tools mo, yan. Yan, nakita nyo? May set of tools, ang nalaglag yung isa, no? Yan, set of tools ko yan, yan. Yan, set of tools, no? So kailangan dala-dala mo 'yan, no? Kasi syempre akala mo nakaiwas ka na para matikitan ka, no? Pero wala ka palang tools. Bibigyan ka lang po kasi diyan ng 30 minutes, no? Ng enforcer na makakahuli sa iyo or ng patrol na makakakita sa iyo, no? Na ikaw ay nag-breakdown yung iyong ano, sasakyan. Pag sa 30 minutes hindi mo po nagawa yan, automatic ticket ka na, towing pa yung iyong sasakyan, no? So, para maiwasan natin yan, dalhin mo po yung mga bagay na sinabi ko po sa inyo, no? So, yan po ang aking Papa Road Love safety driving and road tips, no? So, I hope so po na nakakatulong po ako sa inyo, no? So guys, nabanggit ko na, nasabi ko na sa inyo yung mga dapat na dadalhin, no? So
meron ka pang dapat na dala-dala, no? Kasi kailangan mo yun, halimbawa, nag-overheat ang sasakyan mo, no? So, kailangan meron ka pong eto, yan, fire extinguisher, no? Kung nyo po natatandaan, yan po ay hinahanap sa mga expressway, no? Isa po yan sa hinahanap kasi hindi na iiwasan, no? Na mag yun nga, hindi mo napapansin, o-overheat na yun sa sasakyan mo, no? So, may mga cause yan kung bakit nag-overheat, no? So, kailangan mo kaagad siyang mapigilan. So, kailangan mo yung, nga po, ito, fire extinguisher, no? Yan, kailangan meron ka nito. And dapat, marunong ka rin itong gumamit, no? So, yan. Yan po yung mga bagay na dapat na dala-dala natin sa ating sasakyan, no? Para tayo ay makaiwas sa yun nga, penalty, no? Kapag hinanap sayo ng mga toll gate enforcers or mga expressway enforcers ay may ipakikita ka at hindi ka matitikitan. So, no? Kaya po, kumpleto na po yung tips na ibinigay ko po sa inyo. At sana po ay nakatulong po ako sa inyo. So maraming salamat, no? So, no? Muli. Nakapagbigay naman po sana ako ng tips sa inyo, no? Ito po ang inyong Papa Rudlove po. Lagi po sa inyong nagbibigay ng tips. Kung kaya nga po tinawag itong Papa Rudlove Safety Driving and Road Tips. So, abangan nyo po yung marami ko pa pong mga vlog, no? Kung paano tayo magiging makakapag, yun nga, safety driving. Hindi yung drive ka lang ng drive, no? Pero, hindi mo alam yung mga violations na iyong kakaharapin, no? And, it costs para ma-aksidente ka, no? So, lahat po yan ay may mga corresponding, ano po yan, violations. Ano? So, paano po? This is Papa Rudlove. Muli po nagpapasalamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Paki-press yung button. And then, paki-like. And then, paki-share to others. So, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa aking Papa Rudlove Safety Driving and Road Tips, no? So marami pa kayong aabangan sa akin, no? Ano ba ang mga kahalagahan ng linya sa kalsada, no? Ano ba ang dapat nating tawiran na linya or hindi dapat tawiran na linya? So marami pa po, no? So abangan nyo po iyan, no? So ulitin ko, disclaimer lang po, no? Hindi ako ganun kagaling, no? Pero, yun po isang ayon sa aking mga nalalaman. So, paano? See you on my next vlog! Whoops! May nakalimutan naman si Akets, no? Ulitin ko, laging i-check ang sasakyan upang ang pagkasira at aksidente ay ating maiwasan. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Hasta la vista, baby. Mwah.